Ang Prinsipe at ang Pulubi. Matagal na panahon na, panahon pa ng pamumuno ni King Henry VIII sa London, isang kakaibang insidente ang nangyari. Dalawang lalaki ang ipinanganak na magkasabay sa isang araw. Ipinanganak ang isa sa palasyo at siyang naging prinsipe. Samantalang sa mahirap na pamilya naman, lumaki ang isa at naging pulubi ito. Malapit lang din sa palasyo naninirahan ang pulubi at ang kanyang pamilya. Malungkot at puno ng krisis ang panahong yun. Ibinibigay kay Prinsipe Edward ang masarap na pagkain at magandang damit. Ang pulubing nagngangalang Tom naman, kailangan pang mamalimos sa kalye para makakain at walang maisuot. Habang lumalaki ang dalawang ito, kung titingnan mo nga naman silang mabuti, mapapansin na kaagad ang katakatakang pagkakapareho nila sa itsura. Ano ba? Wala ka na namang dala ngayon? Napaka walang kwenta mo talaga! Itoy, ayoko na pong mamalimos. Ano bang akala mo? Gusto naming mamalimos? Hangal ka ba? Kung hindi ka mamamalimos, sige, anong kakainin mo? Yang ugali mong yan, pinanganak ka ba sa palasyo, ha? Dito ka pinanganak sa bahay ng pulubi, hoy! Paano po ako magdidesisyon kung saan ipapanganak? Manahimik ka nga! Napaka walang modo mo! Lumayas ka na at uwian mo ako ng pera, ha? Si Professor Andrew na lamang ang natitirang maganda sa buhay para kay Tom na nagtuturo sa malapit na eskwelahan. Tinadalhan siya nito ng iba-ibang libro kada linggo. At tinuturuan si Tom na magbasa. Matalik na kaibigan ng tao ang libro. Gagabayan ka nito sa kahit anong sitwasyon. Alam kong mahirap ang buhay para sa iyo, iho. Hindi niyo po alam. Walang nakakaalam. Sabihin niyo, Professor, bakit hindi nilang ako sa palasyo pinanganak? Ayoko pong maging pulubi buong buhay ko. Hindi po patas yun. Sino nagsabi sa'yo magiging pulubi ka na lang habang buhay dahil na pinanganak ka sa bahay ng isang pulubi? Hindi ba gano'n naman po talaga yun? Ang anak ng pulubi. Magiging prinsipe at prinsesa ka naman kung isa kang anak ng hari. Pero sa paglaki natin, Tom, pwede na tayong maging ibang tao. Sa katunayan nga niyan, pwede na tayong mamili kung anong gusto nating maging. Sagutin mo to, kapag binigyan kita ng dalawang pagpipilian, ang maging pulubi o gahaman at mandarayang tao, sinong gusto mong maging? Kung isa sa binigay niyong pagpipilian ang taong mandaraya, mananatili na lang akong pulubi at matapat. Tama ka. Nakita mo na ngayon, puno ng pagpipilian ang buhay. Hindi mahalaga kung pinanganak ka sa palasyo o maliit na bahay. Nangangailangan ng katapangan ang katapatan, Tom. At alam kong matapang kang bata. Naniniwala ako sa iyo, iho. Salamat po. Isang araw, umalis si Tom para maghanap ng makakain. Ilang milya rin ang nilakad niya hanggang narating niya ang palasyo. Manghang-mangha siya sa mga nakikita niyang nagtataasang gusali. Pinuntahan niya ito at nagtago sa halamanan para makita lang ng malapitan. Nakita niya si Prinsipe Edward na naglalaro doon. Malamang siya na ang prinsipe! Sana makatira rin ako sa eleganteng palasyong to! Hoy ikaw, bata! Ang lakas na loob mong pumasok dito sa palasyo? Sino ka ba? Palayasin nga natin tong batang to! Nang dadamputin na ng gwardya si Tom para paalisin, siya namang pagdating ni Prinsipe Edward. Anong nangyayaring kaguluhan dito? Ito po kasing batang to eh. Nahuli namin po ang mapasok sa palasyo. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Tom Canty. Patawad po kamahalan. Wala po akong masamang intensyon. Sinisilip ko lang naman po ang bintana niyo. Kahit marungis na damit ang suot niya, may paggalang pa rin siyang nakipag-usap. Natuwa naman ang prinsipe kay Tom. Sinama niya ito sa loob ng palasyo at pinakain ang masarap na pagkain at minatamis. Hindi makapaniwala si Tom na nasa loob na siya ng palasyo. Ang swerte niyo naman, sana prinsipe rin ako. Wala ka bang napapansing? Kakaiba dito, Tom. Magkapareho tayo sa itsura, nakikita mo ba? Pareho tayo ng ilong, kulot ang buhok, at malalaking mata. Oo, napansin ko yun. Pero may bagay na mas mahalaga pa doon, ang lugar na pinanggalingan natin. Ang mahalaga lang naman dito sa kaharian ay yung marangyamong kasuotan at ang madungis kong damit. Nakita mo ba kung paano ako tratuhin ng gwardya nyo? Wala silang pakialam kung magkamukha tayo. Lahat ng narito. Nako, hindi totoo yan. Teka,
Bakit hindi tayo magpalit ng kasuotan para malaman kung totoo nga yan? Masaya yun! Hindi ako sigurado dyan, ha? Sige na, Tom. Magkaibigan na tayo ngayon. Noon nga'y nagpalitan sila. Nagulat silang dalawa nang makita ang mga sarili nila sa salamin. Wow! Magkamukha nga tayo. Pero hindi pwede to. Kailangan na nating magpalitan agad. Bakit nagmamadali ka yata? Susubukan ko lang ang mga gwardiya ko. Maglalakad ako dito sa palasyo na nakadamit ng pulubi. Manatili ka dito at magpanggap na si Prinsipe Edward. Pero, paano kung... Huwag kang mag-alala, Tom. Magiging ayos lang ang lahat. Alis na ako, ah. Sa paglabas niya, may kinuha siya sa lagayan niya at tinago yon sa marumi niyang damit. Lumakad siya palabas ng talangkahan ng palasyo. Hindi siya pinansin ng mga gwardiya roon. Tama nga si Tom. Mahalaga lang sa kanila kung anong suot ko. Hindi nila ako nakikilala. Lumabas na si Edward ng tarangkahan at muling umikot pabalik. Pero pinigilan siya ng mga gwardiya. Teka, sandali lang. Hindi ka na namin papayagan lumapit sa mahal na prinsipe. Umalis ka na! Ano ka ba naman? Ako si Prinsipe Edward. At ako ang hari. Ano? Hindi ikaw ang hari. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi niya nakumbinsi ang mga gwardiya. Pinalayas nila ang prinsipe. Nako, hindi naman pala talaga ito madali. Saan ako pupunta ngayon? Naglakad papalayo ang prinsipe sa palasyo at sa kasamaang palad, nakita siya ng tatay ni Tom. Hoy, bata ka! Saan ka na naman ang galing? Gutom na ako! Pwede ba? Maghanap ka nga ng pagkain! Wala pang nangahas makipag-usap kay Edward ng ganoon. Takot at nalilito, umalis siya para maghanap ng pagkain. Habang binabaybay niya ang kalye, nagulat si Prinsipe Edward lang makita ang mga taga roon. Ganito ba ang lagay ng mga tao sa labas ng palasyo? Hindi ako makapaniwala. Nagsasayang kami ng pagkain sa palasyo araw-araw. Samantalang dito, niwala silang makain at pampakain sa pamilya nila. Samantala, pinilit namang kumbinsihin ni Tom ang mga taga-palasyo na hindi siya si Prinsipe Edward. Pero walang nakikinig sa kanya. Lahat din ang nasa paligid niya, nalilito sa mga sinabi niya. Ayos lang kaya siya? Parang kakaiba yata siya ngayon. Hindi ko rin alam. Tinanong ko siya tungkol sa Great Seal ng Inglaterra, pero ang sabi niya, hindi niya rin alam ang tungkol rito. Siya ang prinsipe. Tungkulin niyang alagaan ang selyo. Bakit hindi niya alam yun? Pasensya na, pero posible kayang nakalimutan niya? Katulad na lang napagkalimot niyang siya si Prinsipe Edward at hindi isang pulubi sa kalye? Oh, Diyos ko! Hindi maganda ito! Lumalala ang kalagayan ng hari bawat araw. Nawawalan naman ng memorya ang anak nito. Diyos ko! Iligtas niyo po ang kahariang ito! Gusto nang makabalik ni Tom si Edward sa palasyo agad-agad. Pero kasabay nito, naisip niyang kailangan niyang alagaan ng kaharian hanggang sa makabalik ang tunay na prinsipe. Yaman din lamang na magkaibigan na sila ni Prinsipe Edward at hindi niya ito kayang biguin. Matalino at maalam naman si Tom. Matapang na tinanggap ni Tom ang kanyang tungkulin at mabilis na natuto. Unti-unti siyang pinagkatiwalaan at minahal ng lahat ng mga taga roon sa palasyo. Magaling siyang magbasa. Nagamit niya ang lahat ng natutunan niya sa mga librong ibinibigay sa kanya ni Professor Andrew. Humanga silang lahat sa katalinuhan nitong si Tom. Mapagpakumbaba si Tom at mapagbigay sa lahat. Maayos na ang lahat hanggang isang araw, isang malungkot na pangyayari ang naganap. Sumakabilang buhay na si King Henry VIII. Nagluksa ang lahat sa palasyo sa pagkamatay ng hari. Nakihiramay po ako sa inyo, kamahalan. Pero... panahon na para koronahan ka namin bilang aming hari! Ano po? Bakit nagmamadali kayo? Kailangan ka ng mga mamamayan dito! Marami ka nang natutunan. Kailangan itong mangyari! Aayusin ko na ang lahat para sa gaganaping seremonya. Gustong-gusto ni Tom sa palasyo, pero alam niyang hindi naman talaga ito ang tunay niyang buhay. Hindi niya gustong makoronahan bilang hari. Nagpadala siya ng mga tauhan para hanapin si Prinsipe Edward. Pero dahil hindi naman alam ng mga kawal kung sinong hahanaping bata,
bumabalik sila sa palasyong walang dalang magandang balita. Nag-alala na si Tom sa kawawang prinsipe. Gabi-gabi, mataimtim na hinihiling ni Tom na sana bumalik na ang prinsipe. Samantala, natagpuan naman ni Edward ang sarili niya sa panibagong kapahamakan. Noong naglalakad siya sa kalye, nahuli siya ng mga masasamang loob at pinilit siyang magnakaw. Hindi naman talaga nagnakaw si Edward, pero nakulong pa rin siya. Nang araw na yun, dadalhin na siya sa korte. Nakahanda na si Edward sa mga maaari pang mangyari at hindi inaasahan. Kagalang-galang na hukom, nagkamali po ako. Hinuli ng mga kawal ko ang batang to na inakala nilang magnanakaw. Pero wala po siyang ninakaw na kahit ano. Pakiusap, palayain niyo na po ang batang to. Pinalaya nga si Edward. Pinasalamatan niya ang maawaing Ginoo at humingi ng maliit na pabor. May mahalaga po sana akong mensaheng gusto kong ipaabot sa palasyo. Bukas na bukas din po, kukoronahan na si Prinsipe Edward. Pwede niyo po ba akong dalhin sa palasyo ngayon din mismo? Hindi makapaniwala ang Ginoo sa sinabi niya. Pero dahil gusto rin niyang makapunta sa seremonya ng koronasyon, pumayag siyang isama si Edward. Nang sumunod na araw sa loob ng palasyo, nagtipon ang lahat para magpugay sa bagong hari. Narito tayo ngayon para sa isang makasaysayang araw. Dahil ngayon, kukoronahan natin ang bagong hari, King Edward! Mabuhay ang mahal na hari! Mabuhay! Mabuhay si King Edward! Mabuhay! Masayang-masaya ang lahat. Nang ipuputong na ang korona sa ulo ni Tom. Hindi! Wag! Ako ang tunay na si Prinsipe Edward! Ano? Ang lakas ng loob mo! Tingnan mo nga yung kasuotan mo! Mga kawal, arestuhin siya! Ano ba? Bitawan niyo ako! Mga kawal, bitiwan niyo siya! Totoong sinasabi niya, Lord St. John. Siya si Prinsipe Edward at ako si Tom Canty. Sinubukan ko nang sabihin sa inyo yan, pero hindi kayo naniniwala. Ha? Huh? Paano nangyari yun? Kung hindi pa rin kayo naniniwala, o sige, di ba? Lahat kayo hinahanap ang Great Seal ng Inglaterra. Kinuha ko to nung umalis ako ng palasyo. Ikinuwento nga ni na Prinsipe Edward at Tom ang buong insidente. Marami sa mga tao ang nagulat nang marinig na naglagalag sa daan ang tunay nilang prinsipe. Patawad po, kamahalan. Hinanap ko po kayo. Kunin niyo po sa akin ang trono bilang hari. Tom, tunay nga talaga kitang kaibigan. Masigasig mong tinanggap ang tungkulin habang wala ako. Napahanga mo talaga ako sa katapatan mo. Kung tutusin, pwede kang magsinungaling at kamkamin na lang ang trono ko. Kamahalan, anak man po ako ng isang pulubi, pero ganun pa man, marangal po akong tao. Napakaswerte ko at nakilala kita, Tom. Pwede bang ikaw ang maging personal na tagapayo ko? Kailangan ng kahariang ito ang galing at talino mo. Isa pong karangalan yan, kamahalan! Nang makoronahan na nga ang prinsipe bilang hari ng Inglaterra, agad siyang nagpatupad ng ilang mga pagbabago sa mga patakaran at alituntunin ng kaharian. Napukaw ang kamalayan niya nang makita niya ang kahirapan. Naging mapagbigay siyang hari sa kanyang pamumuno. Tuwang-tuwa ang buong kaharian sa ipinakitang katapatan ni Tom Canty. Naging matalik na magkaibigan sina Haring Edward at Tom Canty habang buhay. Ang wakas!